Alveso. Si Quiz Market Supervisor ito sa Babalinin, Anda. Siya si Geraldine de la Cruz, sakya negosyante, dyan luyag na Pangasinan, mansusuplayak na nanduruman tambal, watan su medicine, medical supplies. Rolando Cantapo, tubo ng Kabunggan, Anda Pangasinan, mangingisda po. Attorney Efren Dumagas. Ako po ay kasalukuyang General Manager ng Urdaneta City Water District. Angelito Angel Gumarang, taga rito po sa Bunuang Gaseta, Dagupan City. Sa kasalukuyan ako po isang negosyante. Ako po si Jennifer Valencia, grade 11 po ng Robert B. Estrella Memorial National High School dito po sa Carmen East, Rosales, Pangasinan. Magilyn Abawag, nagtatrabaho bilang insurance agent. Ako po ay nakatira dito sa Bunuan, Blue Beach, Dagupan City. Siya si Julian Miguel Sote, manaaral akad Pangasinan State University. Nakatira po ko sa Mangandampay, Malasiti, Pangasinan po. Efren Adona ang pangalan ko. Nakatira kami sa Barangay Tambak, Dagupan City. Meron kaming maliit na pinagkakakitaan na vulcanizing shop. Pinanganak na po akong Protestante po, Methodist sa Methodist Church. Yung lolo ko po kasi mayroon po siyang rebolto na malaki noon na yun ang inililibot po. Kaya ngayon nung sumasama-sama ako, nakikipagsalit-salita naman po ako doon sa mga nagpapasan. Bilang sakristan, ako po yung katuwang ng mga pari tuwing may misa. Nasubukan ko rin pong maging isang sakristan na naging choir member. Hanggang sa aking pagkakolehiyo, sakristan pa rin ako. Naging presidente ako ng youth council. Ako'y napasama sa organisasyon ng Knight of Columbus. Naging kwan po ako, dating barangay captain. So ang inatas po sa aking katungkulan ay ang pag-aalaga, pag-aaruga sa ating komunidad. Nakagisnan ko na po na pag katoliko ka daw po pinanganak, mamatay ka na rin pong katoliko. Madalas po pag simbang gabi lang po, doon lang po talaga dere-derecho. Tapos po after po ng simbang gabi, wala na po ulit. Mahal na araw na po ulit. Talagang ang pamilya namin, napaka-debotong katoliko dahil may tungkulin po ang aking ina sa simbahan po. Isa po siyang apostolada kung tawag. Lumuluhod po talaga kami sa mga ribulto. Obligado po kaming pumunta ng Manawag para umattend ng Misa de Gracia. Hinahaplos yung sa bandang may sugat ng crucifix nung ribulto. Tapos hinahaplos sa may mga parte ng laman na may mga karamdaman. Tinanong ko po yung mga pari noon na malapit din sa akin. Siyempre, sa Kristan, tungkol sa Trinidad, ang sinasabi naman nila is ang Diyos ay tatlo yung persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tinatanong ko rin kung ano yung basihan. Pero wala po silang masabing basihan na galing po sa Biblia. Kaya doon na po ako nagduda.
13 taon na ako noon, nagkaisip na po ako. Nag-umpisa na po akong magtanong sa sarili ko kung sino talagang tunay na Diyos. Ang aksyon na ginawa ko, pinuntan ko mismo yung pastor namin sa Methodist. Nagtanong ako sa kanya kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Ang sagot niya sa akin, hindi siya nagbuklat ng Biblia. Sinagot niya ako verbal. Sabi niya sa akin, kung anong pinapangaral sa amin, yun na lang daw ang susundin dahil yun daw ang tama. Simula po noon, ganun pang kasagutan po sa akin ng pastor, ng protestante, lalo pong naguluhan po ang isip ko. Sa Katoliko pa pala ako pumunta, mismong pari pong nakausap ko. Pwedeng magtanong, Father, sabi ko, opo. Sabi niya, pwede ho bang paki-explain sa akin yung tatlong persona po? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Eh, galing na po ako sa protestante kasi hindi ako binasa ng Biblia. Sabi niya sa akin, yung mga aral ng Diyos Anak, sabi niya, nakatago sa hiwaga yan. Nakatago lang sa aming mga pari yan. Bata pa lang ako, nadadaanan ko na kasi sa yung iglesia eh. Pero masyado akong judgmental noon tungkol sa iglesia. Masyado akong minamaliit. Ay, iglesia, local lang yan. Sa Pilipinas lang, maliit lang yan. May nakilala ako na hinihikayat nila ako na makinig ng aral ukol sa Iglesia ni Cristo. Inuusig ko po yung mga kapatid sa iglesia. Inuusig ko sila na inaalok na kumain ng dinuguan. Yung paniniwala ko ukol sa Iglesia Katolika, yung mga na ituro sa akin, hindi siguro naman nila kayang tibagin. Meron kaming kapitbahay na iglesia ni Cristo. Lagi siyang pabalik-balik sa bahay tuwing meron doktrina na sinasabi nilang doktrina. Yung kaklase ko po, mabait po siya, iglesia po. Doon inaakay niya din po ako pero hindi po ako pumayag. Kahit maraming nag-invite po sa akin noon na magsuri sa loob ng iglesia, ay matigas pa rin po tayo. Tinanggihan ko po sila dahil abogado po ako, mayabang po ako noon. Dapat ipagtanggol ko ang aking relihiyon na Iglesia Katolika. Dumating nga doon sa punto na yung nasa mababa po tayo, mababang-mababa po ang moral natin at napakalaki ng ating problema. Pero itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sila po ang gabi-gabi, kausap po natin at nagbibigay po ng kwan sa atin na salita ng Diyos. Yung isang kapatid naman sa loob ng iglesia, tuwing umaga, lagi kami nagkikita sa palengke. Lagi niya akong tinutulungan. Hindi na rin po ako nakatanggi. Nakadalo na ako sa pamamahayag. Pinagbigyan ko rin siya sa pang-apat na beses na pag-iimbita niya sa akin. Sige, punta ako, pero makikinig lang ako, hindi ako aanip. Sabi kong ganoon. Ang aral na unang na kuhanan ko ng interest yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi kami sa simbahan, marami kaming ribulto. Marami kaming pinaniniwalaan na mga santo, santa, na yon ay magiging tagapaghatid ng aming mga dasal sa Panginoon Diyos. Unang pakikinig ko pa lamang noon, hindi ko matanggap na yon ay Diyos-Diyosan nga. Kaya noong inayaya muli nila ako, parang umiiwas na po ako sa kanila. Napanood ko yung tamang daan. Yung panahon mga yon, talagang naghahanap na ako yung tunay na reliyon. Tamang-tama, yung paksa po noon ay sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Sinight yung talatang 1:17-3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka na isang Diyos na tunay. At ang nagsalita po niyan ay walang iba kundi si Panginoong Hesukristo. So bilang ang nagsalita ay ang Panginoong Hesukristo, sino ba naman ako para hindi na maniwala? Ang ginawa ko po, pagkatapos kong makapanood yung tamang daan,
nagboluntaryo na po ako na makipagsangguni lokal ng iglesia sa Urdaneta City. One time po ay nagbakasyon ako sa Pasig. Doon sa tita ko, na iglesia po, doon po pala nagtatag sila ng dako ng gawain. Si Kabir Hiriyorabang po, binigyan niya po ako ng link ng pamamahayag po para mapakinggan ko po yung aral nila. Lagi po talaga akong curious pa po dati pa po. Nung una po ako nakapakinig sa pamamahayag, una ko po napansin siyempre yung gusaling sambahan po, napakaganda po. Ang ganda po ng loob. Tapos yung mga suot po, talagang maayos. Tapos magkahiwalay po pala yung lalaki tsaka babae po talaga. Dati na po akong pumapasok sa kapilya at nakita ko po ang malaking pagkakaiba, no? Ang iglesia disiplinado dahil po yung pinaghihiwala yung kababayan sa kalalakihan. Namangha ako dahil ang laki-laki ng kapilya, ang ganda ng kapilya sa lokal ng Pasig po. Sabi ko, ganito pala. Tsaka iba po yung nararamdaman ko nung tumugtog na po yung organ. Hindi ko alam na basang-basa na yung damit ko sa luha ko. Hindi ko alam, hindi ko namamalayan yun. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak dahil sa masaya ako. Na-observe ko po na yung pananalangin sa kanila, napaka-taimtim. Hindi pa man po ako iglesia, parang guest lang po ako, parang nag-observe lang po ako. Habang nananalangin po, eh, hindi ko na lang po namamalayan na napapaluhan na ako at napapaiyak. Pinapakinggan ko po yung mga panalangin nila. Habang pinapakinggan ko po yun, tumatagos po sa puso ko. Kaya yung damdamin ko, ganun na lang. Nung narinig ko po yung Gawa 20:28, si Kristo po yung dugo niya, tinubos niya po yung iglesia ni Kristo. Tapos meron pa po yung time na paghuhukom po, yun po, sabi ko, na meron po palang ganito, paghuhukom. Nakinig ako ng pagtuturo. At ang unang-una na narinig ko ay ukol sa paghuhukom. Talagang nabagabag po ako doon. Ganito ba talaga ang gagawin ng Diyos sa araw ng paghuhukom? Mangiyak-ngiyak nga ako nung umuwi ako. Pagdating ko ng bahay, talagang humagulgul ako. Hindi ko kayang isipin. Hindi ko maano. Pero kung nakasulat sa Biblia, bakit hindi ko paniniwalaan? Turuan po ako sa kapilya, nakita ko yung kanyang ginagawa na binubuklat niya yung Biblia. Kung minsan nga, ipinapakita pa sa akin kung yung nakasulat ba na binabasa niya, ayun nga. Kada magsasalita po sila, nasa Biblia po talaga. Pag Bible lang binabasa, kung i-compare mo yan sa batas ng tao, yan na yung pinaka-constitution, saligang batas. Kaya nga po, kinalaunan, nag-surrender na rin po ako. Dahil, ba't ko pa ako i-questionin? Ano? Parang ang kausap ko na ang Panginoong Diyos. Doon po talaga ako na-impress. Hindi nila yung kuro-kuro, talagang titignan nila sa Biblia. Ipapakita nila sa akin, babasahin nila sa, pababasa nila sa akin. Ang dami ko pong katanungan. Pero yung mga katanungan ngayon, nagugulat na lang ako, Biblia ang sumasagot. Tapos yung ministro, kinakasangkapan na lang. Ang pagsasagot nila sa mga katanungan, lahat po nakabase sa Biblia. Bilang abogado po, natural lamang sa amin na maging inquisitive. Ano po? Na-prove ko po na genuine yung mga citas na binabanggit. So pangalawang gabi na nagdudoktrina sila doon, hindi dahil sa gusto kong makinig, pero umupo lang ako sa malapit doon sa pinagdudoktrinahan nila. Tamang-tama po, ang dinudoktrina niyang leksyon ay tungkol sa pagkakaiba ng Ama ni Kristo. Again, nag-aros ulit yung interest ko para buhayin yung tanong na yon. Dahil hindi ko na po kayang patapusin yung doktrina, pwede pong magtanong, sabi ko. Isa-isa niyang binasa sa Biblia po yung tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, na kinikilabutan abat. Ganito ang nararamdaman ko dahil nakikilala ko yung tunay na Diyos na matagal ko nang hinahanap. Naliwanagan ko po sa oras na yon. Siguro sa loob ng 3 oras po naliwanagan ko dahil talagang inubos ko po yung katanungan ko. Nasagot po lahat po yon.
doon mismo sa oras na po na yon, naghayag po ako na gusto kong pumasok sa relihiyon na to. Ang turning point ko po, nung naintindihan ko na po lahat ng aral po sa iglesia, mga doktrina po na tinuro po sa akin, nagpursige po talaga akong mag-iglesia kasi po, lahat po ng aral po nila totoo. Yung mga verse po ng Bible, tinitingnan ko rin po sa Bible po namin. Ang turning point, nung nalaman ko po na ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang Ama bilang iisa at tunay na Diyos, yun na po yung nag-ugnot sa akin para magpatuloy at tuluyan ng umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya umanib ako sa Iglesia dahil damang-dama mo sa puso mo, sa damdamin mo kapag sumasamba ka. Lalong-lalo na pagka nananalangin ka, totoong pinakikinggan ng Diyos yung mga panalangin mo. Kasi nararamdaman mo sa puso mo eh. Aking nakita po ang kakaibang pagkakaisa at kakaibang pagmamahalan sa loob po ng Iglesia ni Cristo na nakabatay po sa Biblia. Yung mga sinasabi po nila sa akin dati na mga paninira po, na patunayan ko po sa loob ng Iglesia na hindi po talaga totoo. At nung unang pagdalo ko po ng pagsamba sa loob ng Iglesia, doon ko po naramdaman yung kaayusan, kabanalan, at organisadong pagsamba. At doon mismo, agad kong naramdaman ang kapangyarihan ng Diyos. May mga pag-uusig din po akong naranasan. Sa pamilya, ang aking ina, ang aking kapatid, ay tumututol. Sinagot ko po sila ng dito ay nagkaroon ako ng kapanatagan doon sa kaligtasan na matatanggap sa araw ng paghukom. Tatanungin ng tita ko, saan ka pupunta? Kasi nakabihis pang samba ako. Sasabihin ko na sasamba lang ako. Talagang ahadlangan nila ako. Ayaw nila. Dahil sinasabi nila, dahil dati kang sakristan, bakit lilipat ka dyan sa religion na yan? Nakakatikim po ako ng masasakit na salita, pagmumura at pag-alipusta. Pero di ko po inintindi yon na ako'y kanilang inuusig. Galit na galit po ang aking magulang. Gawa nga po ng may tungkulin siya sa simbahan. Apostolada siya. Nanindigan po ako. Pinaliwanag ko naman po sa kanila at sabi ko nga na kung may pagkakataon nga po sila, makinig din po sila. Ngunit matigas po ang puso ng aking ina. Subalit, bago pa man siya pumanaw, nabautismohan din po siya sa iglesia. Unang-unang nag-usig sa akin ay ang aking ama. Lagi akong dinidiscourage noon tuwing makita niya na sasamba ako, hinahadlangan niya ako. Ba't palagi kang sumasamba? Eh, kulto yan, sabi. Eh, bakit ka mag-iglesia? Eh, iglesia ni Manalo yan. Mga ganung bagay po. Dine-defend ko naman yung bagay na yon sa pamamagitan po yung mga napag-aralan ko sa doktrina. Kahit sa tindi ng kanyang pag-uusig sa akin, ay sumuko rin siya. Hinayaan niya rin ako makapagpatuloy. Pinausap po nila ako, pinagalitan. Sabi po nila, bakit ka umalip sa Iglesia ni Cristo? Alam mo na nga lang katoliko tayo simula nung pinanganak ka, religion natin. Ano yung mga natutunan mo dyan? Sabi po nila. Then sabi ko, dito ko po matatamo ang kaligtasan ko sa araw ng paghuhukom. Hindi rin po natin matatanggal na itong mga ibang reliyon ay pag napasok po tayo ng Iglesia ay tayo'y uusigin.
Nakasanayan ko na po yung pag-uusig at kumonti na po sila dahil sa tuwing usig ay may kapalit na inspirasyon po sa atin para gawin pa rin yung paglilingkod sa Diyos at ang pagsilbi sa tao. Doon nagtanong ng magulang ko dahil hindi po kami nagpapaalam eh. Takot po kaming magsabi na Iglesia ni Cristo na po kaming dalawa, eh, tamang-tama. Hindi pa kami sumasamba, kailangan sumamba kami anuman ang mangyari. Da, ba't nakapalda kayo? Sabi, sasamba po ako kasi Iglesia ni Cristo na ako. Tapos bigla akong sinampa. Ano? Sabi sa akin. Tapos yung lumabas yung kapatid ko from room, nakapalda. Ikaw, saan ka pupunta? Ba't nakapalda? Iglesia ni Cristo na rin po ako, mami, sabi niya. So, kahit nagalit sila sa akin, sa amin, dalawa, diretso po kaming lumalabas ng bahay, hanapin po namin ang kapilya dahil hindi po namin alam kung saan ang kapilya dito sa San Carlos City po. Ginagawa ko, sabi ko sa magulang ko, kung ayaw niyo pong sumama sa amin para maunawaan niyo kung bakit kami pumasok sa Iglesia ni Cristo, mayroon naman po sa TV. Ang naramdaman ko po nung nabautismuhan sila eh, buong-buo na yung pagkatao ko eh. Dahil yung makakamtan kong kaligtasan ay makakamtan din ng buong pamilya ko eh. Nabautismuhan po ako noong 1990. May 2002. October 2019. September 29, 2005. September 30, taong 2000 po. November 30 po, 2019 po. May 13, 1989. 1998, ako nabautismuhan. Nabautismuhan po ako noong September 7, 2019 po sa Philippine Arena po. Maramihang pagbabautismo po. Ang aking pakiramdam ay daig pa sa naramdaman ko nung ako'y pumasang abogado. Kasi po, nakatitiyak na po ako sa aking kaligtasan. Napakarami po talagang pagbabago na nangyari sa aking buhay. Nung napaanib po ako sa iglesia, may mga bagay na hindi na dapat makita na mga pag-uugali. Siguro po kung hindi po ako iglesia ni Cristo ngayon, baka iba na rin po yung napuntahan kong landas. Ganun po. Baka mali po yung ginagawa ko. Napakalaking pagbabago po at mula po noon ay umayos na rin po ang aking buhay. Naging mapayapa ang aming pamumuhay. At sa kabila ng bigat ng pagdadala ng ating mga problema, ating buhay, gumagaan naman dahil alam kong nandyan lang palagi ang Ama na handang gumabay at tumulong sa atin. Marami pong nabago sa ating buhay. Mas lalo ko pa pong pinag-igihan ng pagiging magaling na ama. Tulad din po ng aking pagiging ama sa aking barangay, kahit na po hindi na po ako kapitan. Mula nag-iglesia po ako, marami pong nagbago sa akin. Lagi na po akong masigla, lagi na po akong sumasamba, di po tulad sa Katoliko. Nakita din po naman ng mga bagulang ko naging reliyoso po ako. Kaya hindi na po ako nila hinahadlangan po ngayon. Hindi ko po inisip na mabigat na pasanin itong pandemya. Hindi ko po inisip na ito'y magiging dahilan ng panghihina ng pananampalataya. Dito po ako lalong tumatag, nanindigan sa paglapit po sa ating Panginoong Diyos. Sa buhay namin, nadubating po yung pandemya. Nung una, natakot po kami dahil lockdown nga po. Halos lahat po ng negosyo nagsarahan. Yung negosyo namin, dahil kami ang supplier po ng gamot, doon naman po lumakas. At hindi po lahat ng supplier ng gamot ay binigyan ng certification may karapatan na mag-supply ng lahat ng gamot ng pang-COVID po. Ilan lang po kami dito sa Pangasinan ang binigyan ng certification. Hindi po kami pinabayaan ng Ama. Doon po namin naramdaman yung kung kailan naghihirap yung mundo, inangat naman kami ng Ama.
sa kasalukuyang pandemya po, nagpapasalamat po kami sa tagapamahalang pangkalahatan na ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Gawa ng kahit lockdown, meron pong isinasagawang pagsamba sa sambahayan. May mga pagkakataon din na ang pagsamba ay isinasagawa through live streaming. Ito pong pandemya ay mas lalo po itong nagbigay ng inspirasyon sa atin para paigtingin pa rin ang pananampalataya sa Diyos at ang paglingap sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid. Sa amin pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga taga dito sa Dagupan City, paunlakan po ninyo ang mga aral sa Iglesia ni Cristo. Bueno, padasan niyo ti bumisita, uno adati agimbita kanyayo iti iglesia ta no maamuan nyo no anya dagiti adal nga sursuruten da. Buksan po natin ang ating mga puso't isipan. Bigyan po nating pansin ang ipinag-anyaya po namin sa loob ng iglesia. Kayo po ay libre magtanong. At tulad ko po, ako po'y naliwanagan. At sa inyong pagsusuri, ay sana ninyo mapagtanto na ang gawaan dito ay batay sa Biblia. Yaman sa liksik, nusyupan talaga sa tunay na Diyos, nusyupan, no, anton talaga ito na nerelisyon, ya kinikilala ang tunay na Diyos. Sa akin pong mga kababayan, mga kamag-anak, katrabaho, lalong-lalo na po ang mga katulad ko na profesional, nandito po ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Ito po ang kawan na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo.